namin ginagawa. Kumusta po kayo? That's our objective for our lecture. Okay. Ito na, pumasok na si Train Low. Nakita nyo? Nakita nyo yung illustration, mga kapatid, sa pananampalataya. Yan yung link. Pwede nyo naman makita. No? Credit to sa mayari ng link, no? Pinas Global. Mayari ng ano, ng picture, ng illustration. Train Low. Tax reform, acceleration, inclusion. Yan, ha? Train Low. Republic Act 10963. Oh, memorize na natin. Other, it is likewise called Train Low. Pero train bill pa lang yan. Siguro, pinapasa pa lang sa kongresyo nung araw itong drawing na to. Okay. Makita nyo sa baba, nung napaka ng 400,000. Ito, oh. Sa illustration kasi maintindihan mo na siya. Medyo makakuha ka ng idea. 400,000. Sabi dito, 250,000 sa isang taon, tax exempt. Yan ang sabi ng Train Low. Pag ang kinita mo sa isang taon ay 250,000, exempted ka daw sa income tax. Right? Clear. Kaya sino mag-i-exempt dito? Ito, oh. Si 150,000, si kuya, ito, oh. Kaya medyo manipis, nabubuhat niya yung pera niya. Tingnan mo yung mga malalaki ang kita, nakalagay sa ano, oh. Parang nag-grocery. Ah. Oh, yun, no, exacto lang, oh, nakatayo. Oh, yun, exempted to, oh. Yan ang mga may chick, oh, exempted yan, oh. Ah, see? Exempted yan. Kasi ang sinasabi dito sa Train Low, pag 250,000 daw kita mo sa isang taon, exempted ka. Ito, hindi ito exempted. Magbabayad to ng tax, 300,000 sa isang taon. Ito naman si 350,000, magbabayad to ng tax. Ito si 400,000, magbabayad to ng income tax sa isang taon. So sa illustration, palang naiintindihan mo na yung Train Low, no? May idea ka na, napakumpit ka tuloy kung gano'n ang kinikita mo sa isang taon. O, kinuha mo yung, kinumpit mo yung isang buwan mo. Ah, kinumpit mo yung isang buwan mo. Okay? And dahil kinumpit mo yung isang buwan mo, tinutal mo, times 12. Nakita mo kung yan ang kikita mo sa isang taon. So may idea ka na, may giya ka na. Pero mami, madidiscuss natin na yung maganda. Okay? No. Okay. Note, a carpenter is paid daily usually 500 pesos a day or 600 per day and is a wage earner. Yan lang yung foreman, di ba? Minsan 600 yung mason, 600 per day. Mga wage earner daw yan. Okay? Basahin ko to sa inyo, guys, ah. Basahin ko to sa inyo. Ito. Provided that minimum wage earners are defined in Section 22, Household Benefits, Office of this Code shall be exempt from payment of income tax. Exempt. Minimum wage earner. Exempt. Income tax. Exempt sa income tax on their taxable income. Yearly yan, di ba? Provided. Meron namang quarterly. Pero ito na. Parin naman ito. Provided further that holiday, overtime, night shift differential hazard pay received by such minimum wage earners. Nakaka-receive sa wage earner ng overtime, holiday pay, night shift differential, hazard pay. Lalo na kung nasa factory ka, baka ma-injured ka, ma-ano yung kamay mo, maputo. Likewise, be exempt. Yung mga nare-receive mo, yun, mga deduction yan, o mga additional yan sa income mo, di ba? Yung over time, kaya pag tinutal mo yan, magiging gross compensation. Mga yan, ha? Exempt din daw yan. A minimum wage earner is exempt income taxes as long as he or she satisfy the requirement. Anong requirement? Minimum wage earner. Pag nabanggit kang minimum wage earner ka, wala ka ng tax. Okay? Kung titingnan mo, susundan mo yung Republic Act 9504, section to. Hindi to Train Low, ah. Ang Train Low kasi, Republic Act 10963. Malamang, old tax ruling to, engaged sa income tax, pertaining to minimum wage earner. So, we will see. Ah, income tax table. Okay, dito na tayo income tax table. Dito, guys. To. Ay, bakit pumupunta ka dyan? Huwag kang pumunta dyan. Okay, ito.
Ito. Atiin mo yan, na, para makita mo. Ayan, yan. Ayan. Ah, kita nyo yung ate ko? Dating ko. Yung kali pala. Ano to? Income tax taxable individual. Individual to, ah. Income tax. Tax ng individual. Income tax rates noong 1997 tax code. Old. Ito, train act. New. See? Ito yung new. Ito old. Old ruling. Okay. Tuti lang na bagyan. Dito tayo sa old tax daw. Kapag not over 10,000, ibig sabihin 9,000, ang kita mo sa isang taon, 8,000, 7,000, pababa, tax rate mo is 5%. Okay? Not over 250,000, tax rate mo is 5%. Ibig sabihin, may tax ka. Ah, okay. Pag individual, ha? 5%. Not over 10,000. Taxable income mo, hindi daw tataas sa 10,000. Not over 250,000. Taxable income, ito na, taxable income, not over 250,000. Not over 250,000. Basta tandaan mo lagi, hindi ka pa nga pumupunta sa 250,000, nakita sa isang taon, may tax ka na ng 5%. Old ruling to noon. Income tax tayo, ah. Okay? So 5% ka na. Punta tayo sa pangalawang row. Kapag 10,000, taxable income, 10,001 to 30,000 ang kinikita mo, yan yung range, 10,000. Kinikita mo, ha? To 30,000, yan ang dyan pasok yung sahod mo. Alright? 10,000 to 30,000, dun papasok ang sahod mo. Pumapasok yung sahod mo doon. Meaning, mayroon ka na kaagad na tax na 500 pesos, fixed na yan. Plus, 10% ng exist sa 10,000. Meaning, pag yung 10,000 mo, halimbawa nagsahod ka ng 25,000 monthly, ilis mo na yung 10,000 kasi itong 10,000 na tax na to, si 500 yan. Tama? Ngayon, kung 250,000, 25,000, kinikita mo sa isang taon, ilis mo itong 10,000, sa 15,000 ang difference, imumultiply mo yun ng 10%. 15,000 times 10%, that is 15,000 times 0.15, tama ba? O, 10 lang pala, 10. That is 1.5. Plus 500, so 2,000 ang sahod mo. Ang tax mo, tax due. Noong old ruling, noong 1997 tax due, bago si train law. Ang pinag-uusapan natin, hindi pa yung train law, ah. Old. Ah, na pag nagsahod ka, ulitin ko, ah. Ganon din ang application niya sa dulo. Pag nagsahod ka ng 10,000 to 30,000, nagre-range ka ng 10,001 pesos, no? To 30,000. Diyan nagre-range. Halimbawa, 225,000 na ang kinikita mo sa isang taon. Anong tax rate mo? Anong applicable na tax rate sa iyo? May bracket tayo. Dito tayo sa number tong bracket. Yan, ha? Kasi one bracket, pangatlo, pangapat, panglima, pangalit, pangpito. Dito tayo sa number to. Kasi dito magpupul yung 25,000 yearly mo nakita. So, so tin, sa range ka ng 10,000 to 30,000. So, pag may 10,000 ka daw, bawas mo na muna sa 25,000 mo, may tax na yun na 500 pesos. Ngayon, dahil 25,000, nilis mo na yung 10,000 mo, kasi yung 10,000 mo na tax na 500. So, 15,000 na lang, times 10%, yung 15,000 equals 1.5. So, 500 na tax mo para sa 10,000 mo, first 10,000, and then, exist sa 25,000 mo, is less 10,000, exist is 15,000, times mo na 10%, that is 1.5. So, 515 plus 500, ang total tax due is 2,000. Ha? So, therefore, nung araw, kapag nagkaroon ka ng kita, wala pa si train law, kapag kumita ka ng 25,000 sa isang taon, may tax ka ng 2,000 sa isang taon. Ito yung guide.
Okay, ha? Kung mapapansin nyo, 5% siya nung araw, 5% to 32% nung old, no? Old. Oh, yan na. To 32%. Old to. Old tax. Ito yun, no? Okay, old siya, di ba? Alright, okay. So, Sony Software, ganun din application nyo. Yan, makatotohanan kasi yan eh. So, punta na tayo. Dumating na si Train Act. Si Tax Reform, Acceleration, Inclusion. No. Republic Act 10963. Inulit-ulit ko, no? 2018 to 2022. Okay? Ayan. Kung makikita nyo, 0 to, 0, pero doon may 5. May 5 dito sa old. Sa inyo, 0 ka agad o. See? Kita nyo? Kapag kumikita ka, 10,000 below, 9,000, 8,000, 7,000, wala kang tax. Sa train law, ah. Excuse me. Sa train law. Bilang isang individual, ah. Individual. Salary or wage earner, minimum wage earner. Kaya yan, titignan mo. Okay? So, 10,000, 9,000, 8,000, pababa. Wala kang tax. Exempt ka kagad sa tax. Taxable income, ha? Pinag-uusapan. Ano yung taxable income? Paano mo didetermine? Ah, punta ko muna dito. Babalikan mo tayo. Pakita ko lang sa inyo yung sample. Taxable income. Papakita ko yung taxable income. Ayan. Ito, oh. Ang taxable income mo dito, itong 25. 25 pesos. So. Mamaya, tama yung sample naman tayo, mga payslip. Ah, taxable income mo yan. Net income mo yan. Yan na yung malinis, ha. Ito, tax yan. Kasi hindi pa dito binawas yung tax. Ah, diba? Ang binta mo, 100 pesos. Ito yung perang pumasok sa'yo. Capital mo sa pinaninda mo, sa paninda mo. 40 pesos, ibabawas mo. So, gross profit mo, 60. Dahil namasahe ka, yun yung expenses. Dineliver mo, nagamit ka ng motor. Oh, namasahe ka. Operation, expenses. Para mabinta mo yung mga produkto, dapat meron kang expenses para sa operation. Namasahe ka, nag-tricycle ka. That is 35, na? Tama? 35. So, ang nabawas mo lahat ng gastos mo, pamasahe, expenses, kapital mo sa goods na paninda mo, kung retail or wholesale ka, binili mo sa mga nagbibinta rin. No? Binili mo ng 40, bininta mo ng 100 pesos. No, di ba? Dahil, nung bininta mo yun, kailangan mo i-deliver. Nagastos ka ng gasolina, 35 pesos. So, kumita ka ng 25. Itong 25, ito tax yan. Yan yung sinasabi natin kaninang yan yung sinasabi natin kanina, taxable income. Ah, taxable income is net income or net profit. Alright? So, pinakita ko sa inyo yung format na eh. Okay. Nangilo ako dun ah. Bakit kaya? Dahil di ba ako kumakain? Kasi kanina ko pa doon dapat ginawa yung live ako. Pumunta kasi ako sa school, nag-registration kami. Nag-radio pa ako, kaya pagod-pagod pa eh. Daming gagawin pa, kaya, oh my God. Yan ang talaga pag-uro. Mag-DTR ka pa. Nagawa ka pa ng lesson mo. Magano ko naman. Anyway, ganun talaga. Mga tayo magagawa. So, balik na tayo dito kay Train Law, no? Sabi ko nga, kay Train Law, kapag kumita ka 10,000 below, wala ka ng tax. Pero kay old na 1997 tax code, meron kang tax 5%. Okay. Go tayo sa bracket number 2, ah. Sa pangalawang row. Ah. Yung to, 25 tayo, ah. 25,000 ang kinikita mo sa isang taon. Ah. Exempted ka. Kasi sabi dito sa train, ah,
15% ng mix is over 250,000. Yung 25 mo, hindi pa naman umabot ng 250,000, di ba? Kaya walang itatax sa'yo. Walang 15%, walang tatamaan si 15%. Tama ba? Ah, kung 25,000 ang kinikita mo sa isang taon, sabihin natin 100,000 kinikita mo sa isang taon, exempted ka pa rin kahit nandito ka na sa row 2. Okay? Alam mo, 100,000 kinikita mo sa isang taon, wala kang tax. Yung income tax na sinasabi. Kasi sabi dito, 15% of which is over 250,000. Oh, yung 100,000, mababa kumpara sa 250,000. Kaya zero pa rin yung 100,000. Wala kang tax. Okay. Pero pag kumita ka sa isang taon, 251,000. 251,000. Yung 250, exempted. Kasi excess over 250,000 times 15%. Sa tax rate 2023 to, ah. Pero pag 2018 hanggang 2022, ito yung rate natin. 20% lang siya. Mataas yung 2022. Malaking pangangailangan sa 2018 hanggang 2022. So, ito yung applicable sa atin. Ah, mga shoutout, mga kaguro, mga white collar, no? Halimbawa, kumita ka sa isang taon. Ito na muna. Kasi ang guro dito sa row 3 yan eh. Dito ang guro eh. RC, di ba? Ang sabi dito, dito muna tayo sa year 2018-2022, sabi ni Trend Low. Kapag kumita ka ng 251,000, o, papasok ka dito sa rule number 2. 251,000, yung 250,000 mo exempt, wala kang tax, pero yung 1,000 times mo ng 20%. 1,000 times 20%, that is 200 pesos. Tama ba? Tama, 200 pesos. Magta-tax ka ng 200 pesos. Pagka kumita ka sa isang taon, mga kapatid, ng 251,000, magta-tax ka lang ng 200 pesos. Saan galing yung 200 pesos? Sa 1,000. Kasi sa 250 exempt, walang tax sa train law, ah. Pero yung, dahil ang kinita mo 251,000, yung 250, bawas mo, 1,000 na lang ang diferensya. Sabi, i-times mo daw yung 1,000 na 20% is 200. Tama ba? Kasi 1% ng 1,000, 100. Dalawang 10% is 200. So, 20% yun. So, 200 ang tax mo pag kumita ka ng 251,000 sa isang taon. Yun yung taong 2018-2022. Yan ang effect. 20% siya, ha? Pero pag 2023 onward, sa Train Act, year 2023, 15% siya. Kaya ang susundan mo niyang bracket. Kaya ibig sabihin, ang rate ng tax pabago-bago, depende sa pangangailangan ng gobyerno yan. Kasi deficit tayo minsan, may utang. Lalo-lalo na kadaming utang natin. Ayan, dito yan. Ito yung mga way kung bakit malaking tax ang binabayaran, bumababa minsan, lumiliit. Okay, clear? Tama ba? Yan. Ha? Sana naintindihan nyo. Ganon din ang application, ha? Pag train act tayo, 2018-2022, 20% excess over 20,000. Pag 2023 na tayo, train act tayo, 15% of excess over 250,000. Bumaba ng 5% pag 2023 na. Ang rate na graduated tax rate sa mga income ng isang mga nagtatrabaho, ha? Empleyado to, ha? So on and so forth. Ganun lang application, balikan nyo na lang guys yan, okay? Madali lang naman yung maintindihan, mga kapatid, sa pananampalataya. Yan, ha? Para clear sa inyo, ha? Okay? Ayan, ha? So in short, ano ang giya dito? Dito sa train up, kapag pag 250,000 ang kinikita mo sa isang taon, exempt ka sa income tax pag train up. Yan yung bottom line dito. Pero nung old na taxation, bago dumating ang 2018, may bracket, may rate lagi, may percent
yung 5% to 32%, diyan papasok ang taxation mo. Depende ang corresponding rate sa income mo, 5 to 32%, depende sa kinikita mo. At ito yung guide. Ito yung 1997 tax code. So, ibig sabihin, mababa ka kumita o mataas, may tax ka lagi sa all tax code. 1997. Bago mag 2000, prior 2018. Pumasok na si 2018, nandiyan na si Terrain Law. Sabi, sa 2018 to 2022, ang rate natin, 20% of excess over 250,000. Kasi nga, sabi ko, 250,000 exempt. Walang income tax. Pag sumobra ka sa 250,000, kahit 1,000, kumita ka na ng 251,000, yung 1,000 lang ang matatax ng 20%. Pag nasa taong 2018 ka at 2022, yan yung range. Pero pag 2023 ka na, yung dating 20%, magiging 15% na lang. Bumaba. Siguro dahil nakahabol na tayo ng pundo, nakarecover na tayo dahil magbabayad tayo ng tax kasi eh. Yung mga utang natin, di ba nagutang tayo sa ibang bansa dahil sa dami nating tranche. Yun yung belt, di ba? Yan ha? At least may idea tayo na. Bumaba siya nung 2023 onward. Yung graduated tax rate pag kumita ka ng 251,000. Okay? Ayan ha. Yan lang. Madali lang yan. Ang accountant kabisado na. At least may idea kayo na eh. Yan yung Train Act. Ibig sabihin yung Train Act, maraming mga minimum wage earner or middle class na mga kumikita ng nag-earn na siyempre compensation, sumasahod. Alamin mo lang, pagka yung kinita mo, hindi sumobra ng 250,000 o 250,000 eksakto, wala kang income tax. Pag nasa Train Act na. Pero yan ang application ngayon kasi 2021 na ngayon. Nagsimula yan ng 2018. Train Act na tayo. Exempt pag 250,000. Pero hindi na applicable dito yung personal exemption, additional exemption. Personal exemption, 50,000. Additional exemption, 25,000 every one dependent. Maximum of 4 dependent child. Di ba? Hindi na yun applicable. Alright! Sa 250,000 na tayo kaagad, alamin mo na kaagad yung taxable income. Paano nalaman yung taxable income? Revenue less cost of goods sold less operating expense equals net income. Or operating income before tax. Or earning before income tax, tinatawag. Yan. Ibig sabihin, hindi mo pabawas yung tax. So, kunin mo yung corresponding rate ng tax mo. Ito na yung i-apply mong graduated tax rate. Alam na yan ng mga auditor, okay? At least may giyan na kayo, okay? Yung Train Law, advantage yan sa mga minimum wage earner tsaka sa mga middle class na mga empleyado. Kasi, mamaya, malaman mo, ah. Sa ibang kapaliwanag. Okay. Ano nga ba ang kalagaan ng Train Law? Let me read this to you guys. Ano nga ba ang kalagaan ng Train Law? Sinabi na isang kongresista na isa sa mga akda ng tax reform bill na makikinabang ang malaki ng malaki ang mga mamayang may mababang kita dito daw sa Train Law. Makikinabang daw yung mga mababang kita. Sa pamamagitan ng pagbigay ng exemption tax sa halagang 250,000. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag ka kumikita ka ng 250,000, exemption tax, wala kang income tax. Yun na lang, tapos ha. Pero iba to sa tinatawag nating personal exemption, di na-issue dyan yung additional exemption. Automatic threshold 250,000. Magkakaroon ang mga Pilipino ng tax exemption sa 250,000 kita bawat taon. Di ba? Clear, di ba? Lahat ng mga manggagawa, kabilang ang mga employee or self-employed, ibig sabihin, nagdinegosyo ka, nagtitinda ka ng grocery store, mini grocery, alamin mo yung kinikita mo kung 250,000. Ay nasasaklaw sa 250,000 tax exemption. May grocery ka ba? May karinderya ka ba? Pag 250,000 ka, kinikita mo sa isang taon, exempt ka sa income tax. Mahigit man o hindi, ang kita nito sa 250,000, magpapataw lamang ng buwis sa sobra ng 250,000 kita na manggagawa sa isang taon. Empleyado ah? Self-employed or employed? Okay? Basta, focus ka sa mga empleyado. Pag hindi tumaas ng 250,000 ang kita mo,
or 250,000 ka lang or below, exempt ka. Exempt tax, exemption tax. Wala kang income tax na babayaran. Halimbawa lamang, kapag ang isang maliit na negosyante, mangingisda, magsasaka, mangingisda, negosyante, magsasaka, ay kumita ng 250,000. Nagtatanim ka ba ng palay? Mais? Yan ha. Sibuyas, kamote. Nangingisda ka ba? Sa bundok? Nangingisda ka ba sa dagat? Siyempre ah. Namiminuit ka ba? Alamin mo yung kinikita mo sa bawat binuit mo ng isda ah. Total mo sa isang tao, pag kumita ka ng 250,000, wala kang babayaran ng income tax. Exemption tax yan. Pero pag 250,000, lahat ng mga binta mo, ay, may babayaran ka income tax. Okay? Hooray! Okay. Kumikita ng 250,000 o mababa sa bawat taon, ay malilibre na ang mga ito sa pagbayad ng buwis. Anong buwis? Income tax. At sa mga manggagawa naman na may 250,000, may higit, alimbawang hindi naman tataas ng 400,000. Halimbawa, sobra ka ng 250,000 or hanggang kita mo sa loob ng 251,000 to 400,000. Pasok dyan ang kita mo sa 251,000 to 400,000. Ano naman na effect? Kita sa bawat taon ay papatawa ng 20% buwis sa sobrang kita ng 250,000 nito. Yun yung 2018 to 2022. 20%. Sabi ko nga, pag ang kinita mo sa isang taon 251,000, yung 250,000 is exempt. Yung 1,000 times 20%, so 200 peso ang itatax mo sa kita mong 251,000 sa isang taon. Maliwanag tayo kapatid sa pananampalataya. May graduating tax rate naman niya. May mga bracket, ha? Itong video ko, panoorin nyo na lang pagka nagtatax kayo. Pwede nyo yan. Ay, panoorin ko kaya yung kay Sir Nelson. Kasi parang in-emphasize niya din doon. Okay, sa friend nyo, ha? Lalo na sa mga magtatax dyan. Ito na yung tingnan nyo. At least may giya na kayo. Makaka-relate na kayo, no? Samantala, patuloy na mga pinananatili ang exemption ng 13-month pay. Oh, yan, ha? Pumasok yung 13-month pay. Exemption din yon at iba pang mga bonus ng mga manggagawa na nakakapagdagdag sa benepisyo ng mga ito. Okay? Exempted pa rin daw yun. Yan ang sinabi. Clear ba tayo dyan mga kapatid? So para naman may idea tayo, Region 3 Central Luzon, National Wages and Productivity Commission. Additional information lang naman, no? Ano to? Emphasize ko na lang. Siya na lang na example. Minimum wage rate. 304 to 420 pesos per day. Punta tayo. Sabi regional 3 Central Luzon per wage order number R Bill 22. Effective January 1, 2020. Sektor ng industriya. Sektor or industry. Yung mga sa factory, ganon. Non-agriculture, etc. Kapag nasa sector ka ng sector o industry, ayan na. Non-agriculture ka ba? Ibig sabihin, mga factory. Kapag with 10 or more workers, mayroon kang empleyado, 10 o sobra sa 10 empleyado, ang minimum wage mo na ngayon, 369. Okay? Probinsya, Central Luzon. Dito to sa Central Luzon. Nandyan ang Tarlac. Okay? Nandyan yung Pangasinan ba? Pampanga? Kung magkamali ko, correct nyo na lang. Ngayon ha, January 2020, ang minimum wage, dati, new minimum wage is 369. Kapag nandito ka sa 369, okay, sigurado, kung nasa train low ka ngayon, 2018 onward, wala kang babayaran na income tax or tax exemption tax ka. Pero nung old tax, bago yung train low, may babayaran ka kapag sumobra ka dito sa rate na 369. Pag naging 372, hindi ka na minimum wage earner. Entitled ka na sa income tax. Hindi ka na exempt. Excuse me, hindi ka na exempted sa tax. Nung old rule,
taxation, di ba? Old na about sa income tax. Okay? Yan. Kaya nung mga araw na yon, bago si train law, wala pa si train law, kapag minimum wage earner ka, kung tataasan yung sahod mo ng 5 pesos o 10 pesos, parang ayaw mo taasan yung sahod mo kasi mapupunta lang sa tax. Kasi more than ka na ng 369 eh. Meaning, hindi ka na minimum wage earner. So, income tax na, magpapayad ka na yearly. Magbabayad ka na. So, yung tinaas mo na 10 pesos na lang, i-times mo ng 12. So, walang ilan yan? 220? Tama, 220. Kung mag-tax ka ng sobrang 200 sa isang taon, eh, ayaw ko na magpa-increase ng sahod. Nung araw, nung ganun yung tax ruling, nung wala pa si train law. Kasi si train law ngayon, pag 250,000 ka sa isang taon, exempted ka sa tax, sa income tax. So, wala na mga ganito-ganitong minimum wage earner or salary. Basta, may threshold na. 250,000, exempted ka kagad sa income tax. Exemption tax, ito yung tawag. Alright! So, okay lang mag-increase ng sahod mo ngayon. Mula noong 2018 onward, taasan mo na po ang sahod ko kahit minimum wage earner ako, increasean mo na yung sahod ko, mananatili pa rin akong exempted sa tax dahil hindi pa ako lumampas sa 250,000. Pero nung araw, oh my God, pag nawala yung word na minimum wage earner, lumampas ka 1 piso lang sa minimum wage, itong 369, ito, automatic, entitled ka na sa income tax. Okay, maliwanag ka? Alright. Okay, magbigay tayo ng example. Bigay tayo example. For instance, using old tax table. Using old tax table. Old tax table, okay? Noon ha, hindi pa to train law ha, wala pa yung train law. Kaya pinemphasize na natin dito, may magandang effect yung train law sa mga middle class katulad natin na nasa gitna na paghanap buhay. Pero bago yan, tingnan mo pala yung ano. Alam na sa mga teacher na lang. Emphasize ko mamaya sa teacher. Ito sa teacher. Alam ba, kumikita ang teacher ng 30,000 to 70,000. Old. Alam ba, kumikita ang teacher ng 30,000 na lang, ha? 30,000. Sabi natin 35,000. Ay, dito na lang. Kasi ang mga teacher 1 na lang muna. Ang teacher 1, dito yung magpo-poll sa dito natin. Para realistic. Para analyze natin. Teacher 1. Ito, dito yung magpo-poll sa 10,000 to 30. Ibig sabihin, teacher 1 ka, nung old muna, wala pang train law. Tayo ko-compare natin kung gumaan o tumaas o bumaba yung tax natin nung araw. Bago yung 2018, meaning 2017 pababa, 2016, 2015. Kapag teacher 1 ka, pag sumahod ka, pumasok sa 10,000 to 30,000. Ibig sabihin natin, sumasahod ka ng teacher 1 ka is 20,000 na lang. So, pumasok ka dito sa 10,000 to 30,000 bracket. Nung old, ah, wala pa si train act. So, 20,000. Sabi dito, tax rate. Ito ang tax rate mo po. Pag 20,000 ang kinita mo, ah, old tax rate to, ah. 500 plus 10% of excess over 10,000. Okay. So, 20,000 ang kinikita mo nung araw. Tama? Less mong 10. So, difference 10,000, di ba? Itong 10,000 na to, 500 kagad ang tax mo dyan. Ito, times mo to ng itong 10%, times mo daw ng 10% nung araw. 10,000 times 10%, that is 1,000. 1,500. 1,500 ang tax mo nung araw pag kumita ka ng 20,000. 1997 tax code. Wala pa, hindi pa train act. Punta tayo sa train act. Dito na tayo. Okay, let's go with this one. Train Act.
Ito kasi year to, problema nito year pala to eh. Hindi to ang ato tayo, yearly teacher, kikita lang ng 20,000 sa isang taon. Sorry naman, gawin natin mga katotohanan, no? Ay, ta, gawin natin year. Risk mo na ito, ah. Risk ko ito. Ito. Kasi monthly pala yung naisip ko, year pala ito, eh. Nagliluwa ko, hindi pa ako kumain, eh. Sabihin natin, ah. Gross compensation mo, na, gross na, nung araw, ah, 20 na lang. Teacher 1, 20. Sabihin natin, 21 na lang, teacher 1, 22,000 na lang. Times 12. Kasi sa isang taon, no? 264,000, isang taon, ha? Yun yung papasok, basic sa, hindi na, gross compensation na, kasama na yung pera, ganun. Gross compensation. Ha? Okay. So, 264,000, kasi 22,000, ha? 22 times 12, nandiyan na yung pera. O, 264,000, pumapasok na pera, ha? Gross compensation, hindi pa binabawas yung mga contribution na SSSGSS. Ang pumasok siya, 264. Pero dahil sa computation, hindi daw itatax yan si contribution SSGSS. So ibawas mo na lang. O basta, conservative na lang. Kunwari, nabawas na lahat yung mga contribution. So tax 264. Saan siya papasok? Okay, dito siya papasok. Ito ah, pag 264. Ang taxable income mo, meaning pag taxable income, nabawas mo na yung mga contribution, mga expenses. Ito na. Nabawas mo yung SSS. Pumunta ka na sa taxable income. Old tayo, 1987 tax code, 250 to 500,000. Pumasok ka, 264. Malinis na, itatax na yun ngayon. Ngayon pumasok sa yung pera, itatax na yun. 250,000 to 500. Old rule tayo, ah. So, 50,000 plus 30% of excess over 250,000. So, ilan ang ano mo? 264 ang malinis na pumasok sa iyong pera, taxable income. So, ibawas mo yung 250,000. So, meaning, meron kang 14,000 na tataksan. Tama ba? Times 30%, 14,000. Saan nakuha yung 14,000? 264,000 minus 250,000. So, 14,000. Kasi ang malinis na pumasok sa iyo ng pera sa isang taon is 264,000. Dito tayo ah, sa old ruling, ah, 250,000 daw yung bawas mo na. Bawas natin. So, 14,000 na lang. Times 30%. 14,000 times 30%, that is 4,200. So, i-add mo yung, wala, 50, Jesus ko, grabe oh. 50,000? Oh my God, grabe no. Kataas oh. Plus 50,000? Biro mo, magtatax ka ng 54,000 sa isang taon pag ang kumita ka ng 264,000? Grabe no. 264,000 ang pumasok sa isang taon, malinis, net income mo yan. Ang tax mo niyan is 54,200. Oh my God, grabe. Kasi 50,000 to oh. Para sa pag nag-tax ka kasi nung araw, hindi pa train law ah. Pag nag-tax ka na, pag kumita ka nung araw ng 250,000, ay tatax mo na kaagad 50,000. Grabe ano? Pero pag sa train law, 250,000 exempt ka pa eh. Grabe oh. Ayan. Dito na tayo sa train, no? Magkano? Pero 54,000 na yung tatax mo pala nung araw. Grabe na. Malaki din dito oh. Dito ka lang oh. 250 to 400. Dito lang ang katapat dito ito oh. Oh. 250,000 exist. 250, that is 264,000 minus sa train act na tayo. Ah. Ang tax natin doon sa old tax code, 54,200. Ngayon, dito na tayo. Pag kumita ka ng 264,000, di ba sa train act, 250,000 exempt? O 14,000. I-tax mo lang 0.20. That is 2,800. Ang itatax mo lang, pag kumita ka ng 264,000, yung taxable income,
ang tatax mo lang 2,800 compare sa 54,200. Palaki ng diferensya. Diba? Oh my God. So, prove na mas magaan yung train act sa mga katulad natin na hindi naman kataasan yung sahod. Kasi mura yung sasahurin mo. Itatax mo 2,800 lang kumpara sa 54,200 sa isang taon. Oh my God, grabe no? Please comment, react kung mali yung ano ko, findings ko, no? Pero I think tama naman to eh. So, 264,000 ang taxable income mo sa isang taon. Kung 1997 tax code ang gamitin mo, magta-tax ka ng 54,200. Tama ba? Kapag ka train act, 264,000, ang itatax mo lang, 2,800. Saan nangyari yun? 20% of what? 14,000. Kasi 264,000 minus 250,000, 250,000 exemption tax. Yung 14,000 lang itatax mo times 20%. That is 2,800. Yan lang itatax mo. Kalaking difference. Pero 54,200 minus 2,800, ang difference 51,400 na isip mo sa train. Ah. So anyway, at least may idea na kayo, no?